Isa mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardiness Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan. And for today's update is gusto kong ibahagi ang naging lush, healthy at nag-trail na po ang isa sa mga money plant na considered money magnet attractor din po. At nagpapatupad ng intensyon, panalangin at katuparan ng ating pangarap. Bagamat napaka-tingkad at napakaganda ng kanyang foliage, ito po talaga is kapag naalagaan po nating mabuti ang enjoy photos, isa sa mga uri ng photos na tinatawag na enjoy photos. At kapag maraming supling ang kanyang maibigay, maraming blessing po ang dulot ng isa sa mga halaman na considered air filtering at air purifying plants. Kung kaya, wag na po kayo atubiling maghanap neto. Napaka-common na lamang po ng ganitong enjoy photos. At kung gusto niyo at kapag gusto niyo po siyang magkaroon neto, maghanap po kayo neto online. Napaparami po ang ganitong enjoy photos sa pamamagitan po ng stem cutting. At paano natin malalaman na ready na siya sa propagation kapag may mga aerial roots po ang nagsulputan sa kanyang pinakababang tangkay. Ito na po yung aking propagation at nakakatuwa, nakapagbibigay kagalakan at katuwaan sa aking buhay at pamilya dahil sa kanyang maningning na postura at kanyuan. Isa rin po ito sa mga centerpiece, pwedeng gawing centerpiece, lucky charm at money magnet attractor kung lalagyan po natin siya ng 7 laso sa kanyang mga tangkay. At inilagay ko lamang po siya dito sa isang puting paso, perfect combination ang kanyang matingkad na kulay sa kanyang napaka plain, payak na paso. Focus po natin para makita po natin lalong kanyang kagandahan. Isa rin po ito sa mga money maker. Kapag inalagaan mo at kapag naalagaan po natin siyang mabuti, maraming dulot na biyaya at hatid ang ganitong halaman. Sila po ay may kakayahan sa paglilinis ng isang maruming hangin sa ating bahay, nagko-convert ng methane gases, ng carbon monoxide, dioxide sa isang napakalinis na hangin na kinakailangan natin sa ating malusog na pamumuhay. Proven din po na napakabisa sa pagtatanggal, take note of this guys, nagtatanggal ng mga hindi ka nais-nais na elemento sa ating buhay, pamilya, sa bahay. At kapag meron po tayo neto, ginawa po natin siyang hanging plant at inilagay sa kanluran, bahagi, yun po ang magsisilbing protection at shield ng ating buhay. Meron din po kami neto sa tapat na pintuan para doon pa lamang po is masalan ang mga hindi magandang dulot na mga gustong gawin sa atin na hindi maganda ng ating mga kapitbahay, ng unexpected guests, yung mga elemento na masama ay talagang inaabsorb at inaalis niya. At sa mga nagsasabi, Sir Mio Vlogs, ang aming bahay po is nakatutok sa kanluran para po mabalance ang both energies na good and bad. Maglagay po tayo ng pampaswerte. Maghanap po tayo ng isang clear glass na basyo ng palaman, ng tubig, or kahit ano pa man yan. Linisin po natin ang basyo na bottle na iyon at lalagyan po natin ng 7 dakot na asin. At ilalagay natin siya mismo doon sa kanlurang bahagi ng ating bahay. Pwede naman po tayo maglagay ng mga halaman sa kanluran provided na meron po tayong pangontra. Yun nga po yung pampaswerte na sinasabi ko. Isa rin po sa mga dapat nating isaalang-alang para mas marami pang supling ang kanyang maibigay, kadalasang iminumong kahi, recommended ko ang paglalagay ng powderized eggshells sa kanyang tuktok na ibabaw na lupa dahil napakayaman po ng pulbos
ng pinagbalatan ng itlog, napakayaman sa calcium na siyang tumutulong sa ating mga halaman para mas lalong lumagong maganda, matingkad. Isa rin po ang halaman na ito sa variegated dahil kung mapapansin nyo po sa kanyang mga dahon or foliage ay meron po siyang iba't ibang use or kulay na present at visible. Kung mapapansin nyo po kapag kapag ilalagay po natin siya sa mga common house plant, ihihilera po natin ay napakaningning ng kanyang dahon. Ang halaman na ito ang nagsisilbi rin pong isang balancer ng both energies. Kung kaya naman, huwag na po kayo magpawala ng ganitong halaman ngayong taon ng White Rabbit. Napakaswerte po ang mga taong may zodiac sign na Libra, Leo, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, at Capricorn. Sumisimbolo din po ang kanyang kulay na green ng isang kasaganahan na masasabi kong siksik, liglig, nag-uumapaw. Napakabuhaghag ng kanyang lupa. Mas gusto ng ganitong halaman ang moist soil dahil nagka-tribe din po ang mga enjoy photos sa tubig. Pero ang labis sa tubig kapag kanyang nakuha ay hindi nagiging maganda. Para mas marami pang blessing ang kanyang maibigay, maglalaan po tayo ng sapat na oras, panahon, para alagaan po natin siyang mabuti. Ilagay nyo rin po siya sa northeast portion para humikayat ng isang positibong aura, masaganang pamumuhay, magandang oportunidad, at nag-iengganyo ng positive chi na tutulong sa atin para mabilis nating makuha ang ating mga pangarap sa buhay at para mas lalong mapagtagumpayan natin ang ating pangarap is maglalaan po tayo, lalakipan po natin ang sipag at syaga. Ang mga halaman po ay pawang mga gabay lamang po. Huwag po nating iasa sa kanilang ating kapalaran. Kailangan magsipag at magsyaga para makuha natin ang pangarap natin. At huwag nating kakalimutang manalangin, magpasalamat sa Diyos para sa katuparan ng ating mga pangarap. Napakaganda po. Huwag na huwag niyo po siyang ilalagay sa direktang sikat ng araw para po hindi po siya magkaroon ng mga splashes of white, sunburnings, scorching of the leaves, pangungulubot ng kanya mga dahon, at pagkakaroon ng maitim na gilid na tinatawag na dark or brown edges. Hanggang sa muli po, nawa po ay nakakuha po kayo ng mga kaalaman, detalye at impormasyon para matulungan po natin ang ating enjoy photos para humaltak ng mga blessings sa ating buhay. Hanggang sa muli po, paalam!